Handang sertipikahang urgent ng Pangulo ang panukalang amyendahan ng Rice Tariffication Law. Kabilang dyan ang posibilidad na ibenta muli sa merkado ang NFA rice. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Suportado ng ehekutibo ang panukalang ibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang magbenta ng bigas sa bansa para mapababa ang presyo nito. 2019 ang mawala sa NFA ang kapangyarihang yan dahil sa Rice Tariffication Law na balak amyendahan ng Kamara. Ang panukalang yan, balak namang sertipikahang urgent ng Pangulo. Problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa Rice Tariffication, sa NFA Charter at saka sa Rice Tariffication Law, magagawa natin, makokontrol natin. I think it justifies an urgent certification. Aamyendahan lang ang bahaging yan ng Rice Tariffication Law, pero pabor pa rin ng Agriculture Department na ma-extend ito, imbes na ipatupad ang original na pagkapaso nito sa susunod na taon. The continuation of the RTL is the way to go, in my opinion. We propose to strengthen the role of the National Food Authority as a price stabilizer by restoring its ability to import, but only through the authority of the Secretary of the Department of Agriculture. As of the moment, there is no way for anybody in government to do market intervention, which is needed during drastic times in our world history. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Pero dudo ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food sa NFA. Paniwala niya ang dapat agad ipasa ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill para masawataan niya ang mga nananamantalang middlemen. Sagot ng NFA sa mga duda, hindi naman natin masisi kung ganun yung reaction ni Senator Villar, no? Kasi may history talaga ng mga nangyari in the past. But right now, we're reviving the NFA. Kakaupo lang natin, wala pa tayong 2 months. Sabi naman ng ilang sabahan sa agrikultura, kung pwede, ang NFA, bumili na lang dito sa local farmers. In case na talagang may kulang, siguro yung power of the president and the secretary lang ang pwedeng humingi. Ang NFA, ang budget niya for palay procurement dapat po ginagamit o binibili tuwiran sa ating mga magsasaka. Punto ng ilang kongresista, nang ipinatupad ang RTL, bumagsak ang presyo ng bigas. Pero nagbahal ito ngayong 2023. I cannot guarantee anything because I don't have the power to intervene. That's why I'm requesting for that power to intervene para pwede kong pabagsakin ang presyo. Nagkaroon na ngayon ng bagong cartel, siguro. Sa tingin niyo po ba may rice cartel? As a businessman, as a former businessman, I don't think there's an organized cartel. But definitely, I think there are some individuals who are trying to take advantage of situations. Ipagpapatuloy ang pagdinig bukas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.